Blessed morning. This is Lectio Divina. Reading, meditating, praying, contemplating on the Word of God so that we can act on it every day of our lives. Ang Lectio Divina ay pagbabasa at pumbulay-bulay, panalangin, pagninilay sa mga salita ng Diyos upang maisagawa ito sa bawat araw ng ating buhay. At sa panalangin, tayo makipanalangin sa aklat ni William Barclay, A Book of Everyday Prayer. Let us pray. On his 18th day in the morning prayer. O God, our Father, we know that every day comes to us from you filled with new opportunities, and we know that today will be like that. We know that today will bring us opportunity to do some useful work and to justify our existence in the world. Help us to do that work with all our might. We know that today will bring us opportunity to learn something new and to add something to the store of our knowledge. Help us to seize that opportunity. We know that today will bring us opportunity to witness for Thee and to show on whose side we are. Help us fearlessly to bear that witness. We know that today will bring us opportunity to lend a helping hand to those whose need is greater than our own. Help us to be among our fellow men as they who serve. We know that today will bring us opportunity to come closer to each other and nearer to Thee. Grant that we may so take that opportunity, that when the evening comes, we may be bound more firmly in comradeship to one another and in love to Thee, through Jesus Christ our Lord. Amen. That's our prayer for today. So for our lecture, we are now in Genesis chapter 42. I re-uploaded in advance Genesis chapter 42 reading here in this channel, and hope you have listened to that. In Genesis chapter 42, ang Biblia 2001 version, ito yung pagkakataon na bumili ng pagkain ng mga kapatid ni Jose sa Egypto. Ayon sa verse 1-3, nabalitaan na ni Jacob, no, ng kanilang ama na may trigo sa Egypto. Kaya sinabihan niya yung kanyang anak. At nakita niya yung kanyang mga anak, no. Sabi niya, bakit kayo nagtitinginan? Aking narinig na may tribo sa Egypto, bumaba kayo ron, bumili kayo ron para sa atin upang tayo mabuhay at huwag mamatay. Parang ito yung sinasabi ng lola ko ngayon. Noon, sabi niya, ba't kayo nagtitinginan? Gusto niyo bang mamatay tayo sa gutom? Kumilos kayo dyan. So, yun ang sinasabi ni Jacob sa kanyang mga anak. No? Kaya, ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba upang bumili ng trigo sa Egypto. Subalit, pinaiwan si Benjamin. Dahil siya, sabi ni Jose, no, baka may mangyaring kapabakan sa kanya. Wala na nga si Joseph. Sabi ni Jacob pala, no, wala na nga si Jose. Baka may mangyaring kapabakan kay Benjamin kung isasama siya. Kaya ang mga anak ni Israel, o ni Jacob, ayon sa verse 5, ay kasama ng iba pang nagsidating na bumili ng trigo doon sa Egypto, sapagkat tagutom ay nakarating sa lupain ng Kanaan. So naging malaganap na yung tagutom, at ayon nga sa panaginip ni Jose, na ito ay magiging pangdaigdigang tagutom, a worldwide famine. Si Jose ay tagapamahala ng lupain. Nakita niya ang kanyang mga kapatid at sila yumuko sa kanya ng kanilang mga mukha at nakasubsob sa lupa.
Nung nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid, nakilala sila ni Jose. Subalit mga kapatid, hindi siya nakilala. At si Jose ay nagkunwari. At kunyari, nagsalita siya ng marahas. Saan kayo galing? Sagot nila, mula kami sa Kanaan upang bumili ng pagkain. Talagang napatunayan niya mga kapatid ko doon. No? At naalala ni Jose yung kanyang panaginip. So, dito we can reflect upon that our dreams, no, comes true. Our dreams come true. Natutupad yung mga panaginip. Maaring hindi lahat, pero usually yung panaginip based on God's will, may ilan doon na inilagay sa ating mga panaginip upang ang Diyos ay mangusap sa atin sa mga bagay na mangyayari. Ito yung nangyari kay Jose. Usually, my experience, some of our dreams is based on our desire, mga bagay na gusto nating mangyari at dinanais natin at nangyayari. Nakikita natin in advance through our dreams. Siya'y nagkunwari, patuloy na nagkunwari. Kayo'y mga espiya, naparito kayo upang tingnan ang kaubaran ng lupain. At sumagot yung kanyang mga patid, hindi Panginoon, hindi ang yung mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. At kinuwento nila na kaming lahat ay mga anak ng isa lamang na lalaki, walang iba kundi si ako, tinutukoy nila. Kami ay mga taong tapat. Yung lingkod ay hindi mga espiya. At talagang kunwari ay galit na galit sa hindi, pumarita ko eh upang tingnan ang kaubaran ng lupain. Sabi niya sa verse 15, ganito ko kayo masusubok. In the name of the life of Pharaoh, eh, hindi kayo aalis dito malibang pumarito kayo. Pumarito ang inyong kapatid na sinasabi niyo na bunso. Ayon sa kanilang kwento, hindi lang yung amang nabanggit nila, pati yung naiwan nilang kapatid. At sabi ni Jose, dalhin nyo yan para mapaniwalaan ko. At suguin ninyo ang isa sa inyo, dalhin dito ang inyong kapatid habang kayo ay nasa bilangguan upang masubok ang inyong salita. Yun yung una. Lahat sila mabibilanggo, isend lang yung isa upang mapatunayan na hindi sila espiya. So, silang lahat ay kasama-sama sa bilangguan sa loob ng 3 araw. Ayun, naranasan din nila yung pinaranas nila kay Jose. Pero sa kanila, 3 araw lang. After 3 days, sabi ni Jose sa kanila, ito ang gawin ninyo, no? Upang mabuhay kayo. Sabagkat may takot ako sa Diyos. So, wow. Kung kayo'y mga taong tapat, may iwan ang isa sa inyong magkakapatid kung saan kayo nakabilanggo. So, isa na lang matitira ng inyong iba, hayo upang dalhin yung trigo at umuwi sa kanilang pamilya. Dalhin nyo sa akin ang inyong kapatid na bunso. Pinili niya dalhin yung kapatid na bunso. Sa ganito ay mapatotohanan ang inyong mga salita na hindi kayo at hindi kayo mamamatay. Yun, nice niya talagang subukin ang kanyang kapatid. Sa kanyang mga salita, nice niyang subukin sila kung tapat sila. Pero at the back of these words, nice niyang subukin mismo yung kanyang mga kapatid. Kung sila ba ay talagang totoo na sa kanilang mga salita, nais niya rin mapatunayan yung kanyang kapatid na si Benjamin ay buhay pa, yung kanyang ama ay buhay pa, itong mga kapatid na ito nagbago na. At talagang may concern na sa isa't isa. At talagang pinilit nila, talagang ayun, sabi nila sa kanila, sa isa't isa, talagang tayo nagkasala.
dahil sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kanyang pigati at siya'y nakiusap sa atin, ngunit hindi natin siya pinakinggan dahil dito dumating sa atin ang pigating ito. Sabi ni Ruben, diba sinabi ko sa inyo, huwag kayong magkasala laban sa bata. Ayaw kayong makinig. Kaya ngayon dumating ang pagtutuos para sa kanyang dugo. Yun ay yung pagtutuos para sa kanyang dugo. Yun ay yung bayad ng sinasabi ng kanilang paniniwala na namang iyong ginawa sa iyong kapatid, darating yung pagtutuos. Recompense na tinatawag. Ganti. So, naniniwala rin sila sa tinatawag natin the spiritual law. Kung ano yung ginawa mo ay babalik sa iyo. Justice. The law of justice in the universe. Anong masamang ginawa mo ay babalik sa iyo. Nalagay sa paitan yung kanilang kapatid, naranasan nila. At ngayon, pinahirapan nila yung kapatid nila, ngayon sila mahihirapan din. Yun din yung kanilang pananaw. Bagamat ang pangyayari ito ay isang pagsubok na ginagawa ni Jose para sa kanila. Hindi nila nalalaman, sabi sa verse 23, na naiintindihan sila ni Jose. Yamang siya ay nakikipag-usap sa kanila sa pamagitan ng isang tagapagsalin. Kunyari meron siyang interpreter. At maintindihan ni Jose. At napatunayan niya nandito na may pagbabagong nagaganap sa kanyang mga kapatid. Kaya siya ay lumayo sa kanila at umiyak. Umiyak siya. At siya ay bumalik at nakipag-usap sa kanila. Kanya na lang ginawa ay si Simon o Simeon. At siya'y tinalian sa harap, sa harapan ng kanilang mga paningin. Ngayon nakikita nila yung kapatid nila, tinatalian niya, Simeon, na di kukulong mag-isa. Sila uuwi. Ngunit sa kanilang pag-uwi, no, ipinabutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sasidlan, ibalikan sa lapi ng bahat isa sa kanya-kanyang mga sako at sila'y binigyan ng baon sa daan. Ito ay ginawa para sa kanila. The question is, why Simeon? May mga malikhaing isip na ayaw nila na maisama uli si Simeon sa kanyang mga kapatid. And ayaw ni Jose na maisama si Simeon sa kanyang kapatid na si Judah. Because we know these two guys are violent guys. Maaari meron silang maisip na violenting paraan ng para makauwi. So, isa yun, isang pananaw. Pero sa pagkakataong ito, I think hindi nila magagawa yung ginawa nila doon sa Shechem na napinatay nila lahat ng lalaki. And this is Egypt. This is an empire. Maaari yung Shechem, isang ano lang yun, isang clan, malaking pamilya. Pero ito ay isang bansa at isang empire, lumalaking imperyo. Pero it's still Simeon ang, I think, yes, it's a very practical choice na Simeon ang iiwan. So pagkatapos ito ay pinasan sa kanila yung trigo na nais nilang bilhin, not knowing nandun din yung kanilang pera. At sa pagbukas ng isa sa kanilang sako upang bigyan ng pagkain ng kanyang asno sa daan o sa tuluyan, nakita niya ang kanyang salapi. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, ang salapi ko ay sinoli. Tingnan din ninyo ang aking sako. Lay ng lupay-pay, sabi doon. Bawat isa takot, naku, makamamaya. Akalain nagnakaw sila, no? Ano itong ginawa sa atin ng Diyos? It's God na yung kanilang sinisisi, no? Ano itong ginawa sa atin ng Diyos? So aside from having the belief that this universe is just, kung anong yung ginawang masama ay babalik sa iyo, andito naman na ang lahat ng pangyayari sa buhay natin
ay tinakda ng Diyos. Kaya sinabi nila na ano ang ating ano itong ginawa ng Diyos sa atin. So whatever happens, andun yung idea na that everything works, that everything God works. And sa susunod mga talata, in advance, dito maaari kinuha ni Apostle Paul yung idea that everything God works for good. That's an advanced topic. But here, andito yung idea na sa lahat ng mga pangyayari, ang Diyos ay kumikilos. At kaya sometimes sa mga sulat dito sa Bible, even God was blamed, no? Because of what's happening sa kanila, ano itong ginawa ng Diyos sa atin. Nang sila'y dumating, no? Kay Jacob na ama ng lupain, sinalaysay nila ang lalaking pinuno sa lupain na yun, marahas. Sinasabi namin kami ay tapat, nabi namin kami labing dalawa magkakapatid, meron kaming ama at merong isang bunso na naiwan. Kaya ngayon, no? Pinipilit niya na nadalhin yung bunsong kapatid upang malaman na hindi sila espiya at sila itapat. At yun yung sinabi nila kay Jacob. At yun yung sinabi ng mga magkakapatid. Saka ko isasauli sa inyong yung kapatid, kayo'y makakapangalakal sa lupain, sabi ng ni Jose sa kanila. Kunyari. At nung makita na yung pera, nalaman din ang kanilang amang si Jacob na pinangulila ninyo ako. Si Jose wala na, si Simeon wala na rin. Kukunin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng ito nangyari sa akin. Anit si Ruben, yung panganay. Maaari mong ipapatay ang aking dalawang anak kung hindi ko may babalik sa iyo. Ibigay mo siya sa akin at siya ibabalik ko sa iyo. Matindi yung sinabi ni Ruben. Ipapalit niya yung dalawa niyang anak para kay Benjamin. At ganoon din, para kay Simeon na nandoon. Na. Kaya maaaring sinabi niya yung dalawa. But this bargain is quite terrible. Ipapalit yung dalawa niyang anak. Ipapatay pa, hindi lang ipalit, ipapatay. Minsan ganito yung mga tao noong unang panahon sa kanilang mga salita. At yung mga salita na yun ay talaga mabibigat na salita. Alam natin sa kwentong ito na ibalik nila si Benjamin. Nagkaroon ng good ending. But may mga tao rin dito sa Bible na ganito ang kanila mga pangako at panata, at minsan ay hindi maganda yung pangyayari. At kung ano yung kanilang sinabi ay kinakailangan nilang gawin dahil pangako nila sa Diyos. At minsan nga ang naibubuwis ay buhay ng taong kanilang isinama sa kanilang sumpa o panata. At this one kay Ruben, good thing, no? At naging maganda yung istorya. At tunay, nagkaroon sila ng reunion as family. At hindi na ipapatay itong dalawa niyang anak. So be very careful in our words. Sabi niya, hindi aalis ang aking anak na kasama ninyo sapagkat ang kapatid ay patay na. Siya na lamang natitira. Pababayin ninyo ang aking mga uban na may kapanglawan sa siyong. So, ayaw ni Jacob. At first, ayaw ni Jacob na ipasama yung kanyang anak na si Benjamin. Matigas si Jacob sa kabanatang ito. Ayaw niya na siya'y mamatay na malungkot dun sa siyong. So, siyong is a Hebrew word, is a land of death. Sa ibang mga pagkakahulugin niyan is prison of spirit, kung saan yung spirit natin ay doon na pumupunta, no? Sa oras ng kamatayan or lugar ng kamatayan, yun lang.
gray area, isang ayun ang lugar ng kapanglawan ng kamatayan. So that's Genesis 42. Pumunta sa Egypt yung mga magkakapatid, at sila ay sinubok ni Jose, bagat hindi nila siya na nakilala. Pagsubok na yun, nais ni Jose na ibalik or dalhin yung kanyang kapatid na si Benjamin doon sa Egypt upang matpatunayan ay hindi sila espiya. Ngunit nung sinabi nila ito kay Jacob, ayaw ni Jacob. Ayaw niyang mamatay na malungkot at mapunta sa Sheol na may kapangyarihan. So that's our lecture and our some reflection. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this day as we study your word. May bless us throughout the day, Father, and help us to be like these people, knowing that in everything you work. At sa iyong pagkilos sa buhay namin, Panginoon, na hindi ikaw yung sisihin namin, kundi makita namin na lahat ng mga bagay nito, bagamat kayo ang may control, binigyan niyo kami ng kalayaan, kumilos. At sa aming mga kilos, walang ibang masisisi kundi kami. Nantangi lang na nais namin, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, bendisyonan ng aming puso at isipan upang lagi maalala sa lahat ng mga kilos na ito ay may bunga. Mabuting bunga sa mabuting aming ginawa. Ang masamang aming ginawa ay babalik din sa amin. At kung may mga nagawa man kami mga pagkakamali, pagkakasala at kasamaan, Father, we ask for your forgiveness. Naway hindi ito bumalik na kami ay masaktan o lubusang maparusahan, kundi naway sa iyong pag-ibig ay babore ito gaya ng iyong mga pangako that you will forget our sins and wickedness and you will blot out of this because of the love of Jesus, your love through your Son, Jesus Christ, Father. Have mercy on us. Have mercy. And hope, tunay nga, na may sa buhay sa anin ng mga salita, na sa lahat ng bagay, kayo'y kumikilos para sa ikabubuti namin. So, may ibig sa iyo at tinawag sa iyong plano. And all these things we ask in Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen. For our contemplation, let us contemplate with that. Sa Genesis chapter 42, tunay nga ang sinabi. Habang binabasa ko nga ito, gaya ng mga na-realize nila ng magkakapatid, talagang tayo ay nagkasala dahil sa ating kapatid sapagkat nakita natin ang kanyang pighati nang siya'y makiusap sa atin ngunit hindi natin siya pinakinggan. Dahil dito dumating sa atin ang pighating ito. At ayon pa kay Ruben, dumating ang pagtutuos para sa kanyang dugo. That's verses 21 to 22 of Genesis 42. This is their worldwide paradigm, worldview, perspective, na in all things merong justice in this world, merong katarungan, kung ano ang yung tinanim sa iyong anihan. At ganun din na sa lahat ng ito Diyos ay kumikilos. So, we remember Romans chapter 8, verse 28, that in everything God works. At sa pagkilos na ito ng Diyos, kung ikaw ay tinawag,
Kung mahal mo ang Diyos, kikilos ito para sa iyong kabutihan. In everything, God works for good. For those who are called according to His promise and those who love Him. At yun yung lesson ng chapter 42. Lalo pa magiging malinaw sa mga susunod na mga kabanata. So, again, blessed morning. And sa buong araw na ito, let God be first, knowing that in everything, He works for our own good. This is Lectio Divina with your brother, Brother Junma. Let God be first, and let God works in everything and anything in every moment of our life. God bless. Let God be first.